Eto, manawagan ulit ako ha kasi talagang hindi na natapos-tapos yung mga issue ano, tsaka ang dami nating hinaharap ngayon, 'di ba? Ang dami ng problema ng bansa natin. Hindi pa nga nasusolusyunan yung COVID. Tayo naman ay nagkakagulo, ano? Manawagan lang po ako dun sa mga anti-FLM, ano? Gusto ko manawagan sa inyo mga kababayan, ano? Wala man ako karapatan na pigilan kayo, pero kahit papaano, ilabas ko rin panawagan ko. Kasi, unang-una, nagkagulo tayo dito dahil sa humanitarian lang naman eh. Pero dahil kayo is mapagpuna at maraming hinahanap, kaya natigil ang humanitarian ni FLM. Na kahit anong gawin ninyo na pangbaba sa kanya noon, tuloy-tuloy yung pagtulong niya na kahit sabihin ninyo na walang tinutulong, pero mulat ang mga mata ng mga naniwala sa kanya, patuloy pa rin kayong pangbabash. Eto ngayon, nandun na nga sa NBI si FLM. Hindi na ba kayo nagsasawa? Hindi na ba kayo nauumay sa kaka-judge nung tao sa kabila ng ginawa niya? Alam nyo kasi, sa totoo lang, kung may kasalanan man si FLM at may nagawa man siya nung mga nakaraan, pero wag nyo i-drag ngayon kasi hindi rin kami maniniwala na sa panahong ito nanghihingi siya ng donasyon at nang-scam siya. Kasi malinaw naman sa kanya, guys, at malinaw din naman sa amin, nakikita din naman namin na paulit-ulit na hindi siya tumatanggap. At hindi rin po kami bubo na kung sino-sino yung nakikita namin. Yes, marami kami nakikita na FLM din na pangalan at mga page. Alam namin fake yun. Kunyari, nagbibigay sila ng pera at mangingi rin sila ng donation. Hindi kami naniwala dun. Kasi since nung lumabas FLM, talagang ang ginawa kasi nawala yung kanyang account, pati yung kanyang viewers na million. So, hindi na siya nakakapag-messenger, kaya siya ay nag-ano na lang sa YouTube. Sabihin na natin, napilitan na siya ng YouTube. At kahit pa paano, kung kukita din naman siya, sinabi rin naman niya na makakatulong, ano, which is, wala pa naman, pero napatunayan naman natin na tumulong naman talaga siya. Guys, wag naman natin ipikit ang mata din natin na sabihin nyo na hindi nakatulong ang tao at yun ay puro kalukuhan lang. Hindi naman kami ganun kakitid ang utak at kabubo, ano. Sige, let's say, tapos na. Ayan na. Nandiyan na siya sa NBI. Bakit hindi nyo na lang hayaan na harapin na lang ni FLM kung ano yung mga kaso na inakusan nyo sa kanya? Diba? Kasi sa dami nyong sinasabi na kaso, pero wala pa kaming naririnig na official statement galing sa NBI. Maliban lang po dun sa RA 8050, 'di ba? At saka yung isa, yung mistaken identity na iba palang Marcos 'yun. Tapos yung isang human trafficking, kailangan pa nating hintayin. Hindi naman pwedeng sabihin lang ng NBI na ganun-ganun agad eh. Let's say magkapareho nga Norman Mangosin at saka Francis Leo Marcos. Pero kailangan pa rin natin marinig at madinig yung galing sa korte, ano, kung ano talaga yung ano na hatol at ano talaga yung mga akusasyon sa kanya. Wala pang makapagsabi, di ba? Tsaka ngayon, hindi man lang nila binigyan ng pagkakataon si FLM na makapagsalita o ma-view man lang ng mga supporters niya at saka mga tauhan niya. Para at least alam din naman namin yung side ng tao, di ba? Hinihintay rin namin kung ano talaga yung mga akusasyon nyo, kung gaano katotoo yan, hinihintay namin yan.
inihintay ako, mostly ako naghihintay din. Mahirap din naman na mag-judge ka lang. Oh, nandun na rin yung haka-haka, nandun na rin yung maaring tama kayo. Pero iba pa rin yung dinadaan sa legalities at investigation, di ba? So, bilang DDS, bilang Marcos supporters, at kung sino pa dyan, kung nagkukunwari lang kayo, huwag nyo na kaming pag-aawayin. Huwag nyo na kayong gumawa ng pag-aaway-away. Kung nagkaroon man ng misunderstanding o hindi magkaunawaan ang loyalista at mga DDS, nasa, kumbaga may kanya-kanyang opinion kasi yan eh. Pero kung ang pinag-aawayan lang natin dahil sa itong panahon ng pandemic, ito na nga yung lagi ko sinasabi, hindi kasi dapat ito ang napapanahon kasi talagang kailangan talaga ng tulong ng mamamayang Pilipino, di po ba? Pero wala na po tayong magagawa dyan dahil nandyan na nangyari na ang nangyari na yung gusto nyong mangyari kay FLM. O ayan na, natigil na yung humanitarian niya. Pero hindi nyo pa rin ma-stop yung mga tao na talagang humahanga sa kanya. Kasi ganun naman tayo eh. Diba? Ganun po tayo. Kapag natulungan tayo ng isang tao, of course, kailangan i-appreciate natin yun. At saka magpapasalamat tayo. Kaya kahit nga ako, nagpapasalamat ako. Malaking pasasalamat ko kay FLM. Kaya panawagan ko lang sa inyo, tama na. Hintayin na lang po natin yung statement galing sa NBI, yung official na talaga about sa case niya. Tsaka manawagan na rin po ako dun sa mga vlogger, di ba? Mga vlogger na talagang nakatuon na kay FLM. Pwede ba akong manawagan? Hindi po ako galit sa inyo, pero naobserbahan ko po kasi yung mga kasupporters po natin kay FLM, naliligaw na po kasi sila. Kasi may ilan po na paulit-ulit na lang na sinasabi na malaya na, nakalabas na, maraming sinasabi na wala pa naman talagang statement galing sa NBI. Si FLM nasa NBI pa, pero huwag nyo muna sanang lituhin yung ating mga kasupporter, which is sabihin na natin na kasi sila talaga, umaasa sila na makalabas, tapos later on hindi naman pala, diba? So yun lang, kung magbablog po tayo, okay, let's say balikan po natin yung mga ginagawa ni FLM na, di ba? Kahit yung iba na asar na sa kanyang pang-aasar, sa kanyang tawa. Nakakamiss naman talaga eh. Kahit sabi mong, parang tipo kasi itong barumbado na, ay, alaskador. Alaskador kasi talaga si FLM. Tingin ko alaskador na ano. Baka yun talaga attitude niya eh. Pero alam nyo, karamihan kasi ng mga tao na akala mo lang gano'n na yung ugali. Pero karamihan din dyan, may mabuting puso, diba? Yung tipong mga mayabang, pero may pinagmamayabang, pero may mayabang naman na napakatulungin. Kaya mahirap din talaga mag-judge. So, manawagan na lang po ako dun sa talagang mga ka-DDS na ayaw ninyo kay FLM. Para hindi naman tayo magtalo-talo na, guys. Kasi may kanya-kanya tayong opinion. Respetuhin na lang po natin. Tama na. Tsaka tama na yung pag-judge nyo kay FLM. Kung alam nyo na nasa tamang ano na kayo, stop na po. Kasi masasaktan lang po yung mga taong talagang sumusuporta kay FLM. Para naman ka tayo matahimik na at pukusan na lang po natin yung kung ano talaga yung issue ngayon, di ba? Kung ano talaga yung solusyon ng problema natin sa bansa natin ngayon, which is ang COVID. So, yun lang guys, yun lang. Huwag kayong malagalit sa akin. Kailangan din po natin lawakan. At kung tirahin nyo rin ako na
Ako ay sympathizer ni FLM. Oh yes, sympathizer ako sa kanyang kabutihang loob. Pero maliban dun sa mga ginawa niya on the past at kung ano po yung mga kasalanan niya, si FLM na po ang bahala dun. Kasi pinanghawakan yung sinabi niya eh. Harapin niya lahat kung ano man yung akusasyon sa kanya. Yun lang naman eh, di ba? Kaya dapat sumalaw doon rin ako doon kasi ang tapang niya eh, di ba? Pero hindi natin kailangan muna i-judge siya or sabihin yung katotohanan, yung kung ano talaga siya unless na may lumabas talaga na katotohanan at nasa legal na pamamaraan kung ano talaga yung nasa likod sa buhay niya. Di ba? So, yun lang sa mga kapwa ka-FLM's supporters for humanitarian. Sige lang po, ipag-pray lang po natin na makayanan ni FLM at maharap yung mga akusasyon sa kanya. Akusasyon pa lang naman kasi wala pa tayo nakita yung official talaga eh. At sana mayroon pang isang FLM ulit na darating. At saka dun sa mga YouTuber na kumikita naman, di ba? Sana makumikita at isang mga talagang solid fever na YouTuber ni FLM. Sana guys, magtulungan tayo. Isa na rin ako dyan. Diba? Darating na po ako sa amin. Malapit na po akong uuwi. So, ipagpatuloy natin yung hamon na challenge ni FLM. Darating tayo dyan. Yun lang po. Abangan nyo.